We're in the sky. It's 2023. Kaya lumilipad na naman tayo at new season na rin ng Corina Interviews. At sa aming Buena Manong episode, kailangan special, di ba? Kaya lumipad tayo papuntang norte kung saan isang paraiso ang ating matatagpuan. At itong paraisong ito ay pagmamay-ari ng ating susunod na i-interviewin na kilalang macho, astig sa politika at negosyo, pero pusong mamon pala pagdating sa ibang mga bagay tulad ng makikita natin dito sa ating pupuntahan. Kaya, kumusay natin ang kanyang hashtag, Buhay Probinsya, tara na, let's go! Siyempre, bago ko naman ma-meet ang may-ari ng paraisong ito, kailangan mag-ayos naman ako ng konti, hindi ba? Stay tuned for the interview! And this is it! Nandito na tayo! At eto na! Makikilala na natin ang ating i-interviewin na may-ari ng paraisong ito! Manong Chavit Singson! Wow! Ito yung hari dito. Oo nga! Lion King. Siya ang hari dito? Siya. Okay. Mas so, isa wild itong hari. Oo, syempre. Talagang the lion is king. Pero kakaiba po ito dahil puti ang kulay. Okay. Paano siya naging puti ang kulay? Natural nila. May mga puting layong kasi. Pero maski bihira, nakakuha ko ng Paris noon. Kaya madali dumami. Parang masama ang tingin sa akin. Okay lang yon. Hindi siya nangangagat. Kumakain lang. Kumakain. Ano ba yan? It's a lion! Wow! So ito, hindi ako pwede umupo dyan, baka ako dakmain. Akala pagkain ka eh. Ah, okay. Pero anything, pwede hawakan. Anything smaller than them, parang pagkain tingin nila. Ah, okay. Wow! Gano'ng katagal na siya sa'yo? Anong pangalan? King. King! Okay. Meet King. Pero hindi siya ang i-interviewin natin, okay? Corina Interviews, Chavit Singson. Not Corina Interviews King, okay? Dito tayo para malaman natin ang lahat ng mga pinagkakabalahan at talambuhay ng the one and only Chavit Singson. And Manong Chavit Singson is in the house! Kumbaga, nakabingwit din ako ng balyena. O hindi ba? Talaga bang mahirap kang kumbinsihin ma-interview, Manong? Hindi naman. Kumisan kalag ka rin ako. Ah, kumisan? O talaga, umamin ka din ah. Kahit saan, kahit kailan. Kuminsan nakikita kita kung saan-saan eh. Sabi ko, pwede ko siguro ma-interview itong taong ito dahil kung saan-saan ko na siya nakikita sa mga panahong ito. Okay, ang dami kong tanong sa isip sa isang katulad mo, Manong Chavit Singson. Simulan na natin sa iyong reputasyon. Ano sa palagay mo ang reputasyon mo sa tao? Ako, masayang tao at saka hindi marunong magsinungaling. So kahit na anong itanong ko sa'yo, sasagutin mo? Sasagutin ko. Nang makatotohanan? Makatotohanan. Ayan. Mahirap magsinungaling. Titignan mo mata ang isang tao, makikita mo, hindi makaharap pag ganang sinungaling. Manong, unang-una ko nang tatanungin sa'yo yan, pwede bang pasilip ng mata mo? Yeah, oo. Ayun! Maganda naman at mapungay pala ang mga mata. Pero naka-shades parate. Okay. So, mahangin pala dito sa
Mahangin pala dito sa iyong paraiso. Okay. Mamaya natin pag-uusapin ang paraiso mo, ha? Ang reputasyon habang ako ay nagkakaedad sa industriya ay kinatatakutan ka. Sa palagay mo ba kinatatakutan ka? Yung mga iba kasi, sinisiraan nila ako, lalo na sa nung impeachment, parang nagkasiraan. So, siyempre, babato nila lahat para to destroy my credibility. So, sasabihin nila lahat yun. Pero awa ng Diyos, na-dismiss naman lahat. Hindi naman totoo lahat. So, mga ibang tao na nakakilala sa akin, masamang tao. Mm. So, nagtataka sila pag nakawasak mo na sa iba pala, sabi. So, talagang iba yung napapakinggan ka, nakakasama mo, nakakausap mo mismo kaysa sa mga lumalabas sa news kuminsan. Bakit sa palagay mo tumatak sa tao yung GOV sa'yo? Dahil matagal ako naging governor. Nag-umpisa ako governor, then tuloy-tuloy. So, maski anong takbang ko, governor pa rin tawag tao sa akin. Mm-hmm. In a nutshell, that's your reputation na politiko, gobernador, astig, ha? Macho, oy, type mo ba yun, macho? Okay. Hindi pa ako naglalandad. Okay, hindi pa halata sa hindi ngayon. Pa halata. Okay, tapos kilala din siyang kinatatakutan, masama magalit daw, pero mabuting kaibigan. Yan ang mga naririnig namin tungkol kay Chavit Simpson. Pero hindi ako, ako nga tinatakot eh. Totoo ba? Oo, hindi ko ugali na nakot. Yun lang nababalita nila. Kaya takot yung mga ibang tao, yung mga ibang masamang tao. Ginagamit naman ako, panakot. Kaya yun ang problema kapto na yung mga gumagamit ng pangalan ko. Pakisumbong sa pulis, hindi ko po kaibigan yan, hindi ko kalyado kung nananakot at gumagamit ng pangalan. Yun ang problema ko na gumagamit ng pangalan. Daming gumagamit ng pangalan. Pakisumbong daw sa pulis. Oo. Kung sino daw yung nagsisinungaling. Bibigyan ko ng pera yung makahuli sa mga taong gumagamit ng pangalan ko. Oy, mahuli na kayo kung gusto niyo ng pera. Okay, galing kay Manong, okay? Napag-uusapan din lang naman ang tungkol sa kabataan mo. Nagtitinda ka ng, soft drinks. Peanut, mani. Oh, sa sinihan. Pero, ipinanganak ka na meron na kayong kaya. Oo, yung mga magulang ko may kaya na talaga. Dahil nung pinanganak ako, may mga kotse na sila, may mga sinihan na kami. At saka contractor ng tatay ko nung araw pa. Correct. Engineer. He's an engineer. Engineer? Yes. At ang nanay ay? Negosyante. Ilan ba kayong magkakapatid ba, no? 8. Walo? Walo. Ilang babae, ilang lalaki? 2 babae, 6 na lalaki. At ikaw ay pang? Pangalawa. Pangalawa. Ay, kuya. Kuya ka pala. Okay. So, kahit na medyo may kaya sa buhay, parang ang sinasabi mo eh, bakit ka nagtitinda para ipamigay sa mas mahihirap? Nakahiligan ko na mag-ganon. Kasi kung minsan, wala akong naubos yung alabas ko na binibigay mga peres ko. So, pagtitinda naman eh, kumikita ko. Yun ang binibigay ko naman sa mga kaibigan ko na mga kapitbahay na kasama ko. Ano ang impluensya ng tatay mo sa'yo? Ang tatay ko mabait, sobrang mabait. Ang hindi ko lang makalimutan ang sinabi niya, ingatan mo ang kredibilidad mo. Pag masira ang kredibilidad mo, wala nang maniniwala sa'yo, wala ka ng kwentang tao. Pero dumating ang panahon na mula vegan, napunta ka sa Maynila. Yes. Bakit ka napunta sa Maynila? Because of peace and order that time, magulong-magulong probinsya namin, araw-araw patayan. So, lilayo kami, mga magulang ko kami lahat. Lipat na lahat tayo sa Maynila. So, bumili siya ng bahay sa Maynila. Doon kami pinag-aral, pero kakosayang yung mga negosyo nyo roon. Construction, sinihan, pag-araria, lahat, marami. So, hinigay ko sa tatay ko na bumali ako roon, ako lang mag-manage. So, pinayagan naman ako. Ako mag-isa rito nung araw, ako naman na lahat. Etong balita ko, naging embalsamador ka pa. Ah, yes. Kailangan, dahil nga 2 lang poneraria dito sa Ilocos nung araw, kaya nag-aaral ako talaga embalming. Talagang embalming. Nag-aaral lang ko. Okay. At naging utusan ka pa ng mga inhinyero? Ah, yes. Nagpapasok ako sa tatay ko nung bata pa ako sa public works and highways. Pinasok naman ako. Mabait tatay ko. Pinasok ako. Tapos sa gobyerno, PBTA, Philippine Virginia Tobacco Industry, Administration.
Philippine Virgin Administration, doon ko natutunan yung trading. Dahil booming ang tobacco noon, that's our major industry, Virginia tobacco. So napag-aralan ko yung trading, hanggang umalis na ako, naging trader. So nag-umpisa ako sa maliit, binenta akong kotse ko, hindi ko ginamit, hindi ko kumuha ng pona sa tatay ko dahil gusto kong pakita na kaya ko. During those days, kumita na ako ng milyon dahil nga maganda ang booming ang tobacco nung araw, kaumpisa lang. So lahat kami magkakapatid trader. Ayun, kaya hindi natuloy yung pagiging arkitekto. Hindi na. Oo, yun ang una mong pangarap, manong, maging arkitekto. Yes. Kaya pala mahilig ka sa bahay. Arkitekto. Nagala ko, hanggang 2 years ako sa arkitekto. Alam ko gumawa ng plano, yung traffic sa bahay, tsaka yung perspective, marunong ako. So, naiintindihan ko yung traffic. Kaya pala. Kaya pala ikaw na yung nagdidisenyo ng mga property mo. Oo. Ano, masasabi ko, the most important sa ating kabataan, tapos yan habang may pagkakataon pag-aaral. Very important education. Mas, yun ang tunay na yaman, yung knowledge. Knowledge is wealth. Pera nawawala, bahay nawawala, pero dunong hindi. So yun ang tunay na yaman. Dapat children should take advantage na tapusin yung school nila. Kaya ko, ang laki sisi ko. Dahil, yun, iba yung may titulo ka, may pag-aralan. Kaya politics, hindi ko intention tumakbo mo siya, no? Hindi ako makapaniwala na ang pinagsimulan mo, Gov. Kasi feeling ko, pinanganak ka ng Gov, eh. Pero yung pala, nagkonsehal ka muna. Ah, yes. Nung pagkatapos na tumira ako dito matagal, nakilala na akong tao. So, tuwing eleksyon, naghahanap naman sila yung mga tao, sinong kandida, sinong komisyon, sinong ganun-ganun. Eh, yung mga tao, karamihan kilala ako, tinutulak na ako, mayor. Eh, hindi, wala akong alam dyan ako. So, napilitan na ako, konsehal, parang compromise lang. Naging number one konselor naman ako ng Bigan. Oh, wow. Yun ang unang ano ko. Kailan mo nalaman na nagustuhan mo na ang politika? Hindi ko nagustuhan. Ayaw ko na talagang politics dahil talagang hindi ko linya. Ilan taong ka nun, Gov? Ah, bata pa. Nung nanalo kong governor, 29. 29? Less than 30, oh. Ano ang pinakamaganda tungkol sa politika? Well, magandang politika. Nakakatulong ka kayo mag-develop yung lugar. Unlike yung mga iba na walang development, yung nawawalang pondo. Dito, talagang very sincere ako pag-implement yung mga proyekto. Ayoko yung walang nagawa. Gusto ko, habang governor ako, anong posisyon may nagagawa ko na maalala ng tao. I went to Congress, isa lang ang bill ko, naging batas, yung excise tax, Republic Act 7171. Doon yumaman lahat ng mga probinsya sa Ilocanja, mga bayan-bayan, magkaroon ng pondo taon-taon. Billions ang pumasok. Kaya ka tumatak talaga sa kanila. Oo. Ano ang pinaka-hate mo tungkol sa politika? Yung siraan. Siraan, gamitan, ang ginagamit ng pangalan mo, sinisiraan ka. Lahat ang klase ng tao, yun ang pinakamasama, yung away-away. Meron bang tunay na pagkakaibigan sa politika? Meron. Ganyan naman ang buhay. May kasabihan nga, your best friend is your worst enemy. Pero kaya ako, na ano ko yun, dahil lahat ng nakalaban ko sa politika, magkakaibigan ko na lahat eh. I always reach out. Tinalo ko yung isang tao, kakusapin ko na kagad. So lahat, lakrisolo ko, magkaibigan na kami. Si Erap, pupunta na sa bahay, nagpupunta rin ako sa bahay niya. So lahat ng nakaaway ko sa politika, kasamaan ko na. Wala akong pinatagal. May regrets ka ba sa pagiging politiko? No regret. Again, no post to the government. Of course, kayo mga mayors ang mamamahala dyan. Tanong po kung sino. Ginawa ko naman yung tunay servisyo sa aming kababayan. Kung wala ako dyan, siguro hindi gano'ng kaprogress ang probinsya. Walang nakagawa yung batas na ginawa ko. Correct. At ang ganda ng mga nagawa, ha? Oo, marami. Ang ganda ng palengke dito, ha? Yes, dito. Maganda yung palengke namin. At saka bagong government center, nandun na lahat. So, tuloy-tuloy na yon.
yung pumalit sa akin, tinutuloy-tuloy na lang nila. Saka meron na silang meron na silang guidance paano patakbuhin, paano gawin lahat ng project na tama. Madalas ko nga sabihin, hindi sa'yo pera hanggang di mo gastusin eh. Money is not yours until you spend it. Ipon-iponin mo, maraming mayaman dyan, di naman ine-enjoy ang buhay, tinatago lang. Ano mangyayari doon? Mabubulok lang kung pag-aawayan pag namatay ka. Hindi mo rin napakinabangan. Meron kami nalaman ng mga medyo nakakatakot na nangyari sa buhay mo. Mm. Ilang beses pinagtangkaan ang buhay mo, Manong Chavit? Actual. Pero yung attempt, 7 times. 6 times ako inambos sa baril, namamatay yung mga kasamaan ko. Ha? Ang 7, granadang tinapon, 2 granada. Saan? Sa Kabugao, Town Plaza. Daan-daan ang tinamaan dahil granada eh. So, 16 ang namatay. Ikaw talaga ang target? Ah, yes. Bumagsak yung granada sa tabi ko. Akala ko pwede, so, sumabog. Tapos sumabog pa yung isa, 2. Mabuti, mataba yung kasayo ko. So, dito lang ako tinamaan. Siya nag-absorb lahat yung sharp nail. Namatay din. Wow! Wow. Marami yun. Namatay. 13. Ang pelikula yan, ha? 13 ang namatay. Wow. So, hindi ka tinatamaan ng takot sa ganun? At that time, wala. Pero ngayon, siguro takot na ako. Baka di na. As in, I'm not that lucky anymore as before. Uh-huh. So, why do you say that? No. Baka. Ako naman, baka. Okay. Kung hindi mo oras, hindi mo pa oras. Ayun. At ang kabaligtaran, kung oras mo na, oras mo na. Masyadong protection ka pa. Oo. Namatay na ako, flat. Yan pa ang isa naming nalaman, nag-flatline ka na. Ito hindi masyadong maraming may alam. Actually, namatay ka na. Yes. Nag-flatline ka na, nawala na ng tibok ang puso mo. Kailan nangyari yun? Way back in 1985. Sumakit ang dibdib ko para sumisikip. Buhatin niyo ako, binuhat nila ako. Dinala ako ng private hospital. No, sabi mo, doctor, a heart attack. Nakita yung kamay ko, bumaliktad agad ako, yung gano'n yung kamay ko, pati pa. Wow, naninigas yung, nagulat na. Nagulat ako. Negative reaction. So, ang tingin ko, parang naupos, parang gano'n. Parang nawawala ka na, gano'n. So, dead. So, 3 times ako, mabuti doon ng hospital. Meron na... Ano bang tawag doon? Electric shock, oo. Oh. So, 3 times daw. Defibrillator ang tawag doon, di ba? Okay, tapos? Yun, nabuhay ako sa pangatlo yata na gano'n nila. Okay, 7 ambush, isang flatline, actual ambush, isang flatline, heart attack, namatay ka na, at meron ka pang plane crash. Plane crash, helicopter crash, lahat. Nadaanan ko rin yung pilot's error. Oh. Dumaan kami sa may bagyo, iniwas niya. Baliktad, doon kami sa mismo, nasa lubong namin yung center ng bagyo. Naku, talagang yung aeroplano, tuklap ga yung mga pintura sa takas. Talagang, at meron pa isang aksidente, habang lumilipad kami, lumipad buong propeller. What? Nawala ng isang propeller? Nawala, lumipad, tanggal. Parang wala ka ng takot at that time eh. Hindi... Nakita ko nga yung mga kasamaan ko na bumuti na lahat na pinapawisan. Hindi na alam gagawin. So ako nagpapakalm. Relax lang kayo, maglandanding tayo. Relax lang. Nakakalipad pa naman pero hindi na makakyat yung isang propeller. Mm-mm. Kaya paglanding namin, ayaw na gumalaw. Tinutulak na. Wow. So ikaw ba si Boy laging handa? Hindi naman. I don't think you can ever be ready for like that, no? Oh. Kaya nga, kailangan handa ka palagi. Kailangan na. May galit pa ba sa'yo, Gob? Wala na siguro. Ewan ko, meron pa. Ikaw, nagagalit ka pa sa... Wala na. Kinakalimutan ko na lang yung manandoko sa akin. Pabaya mo na. Kaya naman ngayon, si Gob, pa-party-party na lang. Ayan, yes. Nakikita ko siya, dinner. Mm-hmm. Ayan, nakikipagkwentuhan sa aming mga chikadora. Yes, enjoy life while you can. What's your idea of enjoyment? Well, sa mga kaibigan, kung wala naman kaibigan, di ka masaya eh. Correct.
So, yun. Mm-hmm. Katuwaan, tawanan. Oo. Kailangan masaya ka palagi. Okay, fast talk with Manong Chavit Singson. You've never done this, you've never seen this, so ako nang gagawa. Okay. Good son, good father, or good lover? Good father. Good father. At the same time, good lover. Kasi hindi ka naman magiging father kung hindi ka good lover. Kaya nga. Okay. Gaano ka na kayaman? Baka huli na akong biyayaran kung sabihin ko. Lahat ng company ko, marami akong kumpanya, nagbabayad naman lahat ng kanya-kanyang taxes. Of course. So, wala akong pinapangalan masyado sa akin, nakapangalan lahat sa company. So, sila-sila nagbabayad ng mga kanya-kanyang taxes. Oo naman, kundi, di nakakulong ka na. Kung hindi ka nagbabayad ng tax mo, hindi kita kausap ngayon. Minsan mo na ako pinakitaan ng malaking bulto ng ginto sa ibabaw ng mesa. Tinatanong ko, Manong, pwede ko ba ito ipakita? Anong sagot mo sa akin? Pwede. Pwede, dahil nga, baka lang habulin ng biyayar kago. Pero lahat yun, binabayaran ko sa mining ko. Ayun. Binibili legit, ko sa mining legit, ko. Legit, kumbaga. Produce, yung produkto, binibili ko rin. Ayun. May resibo. Ayun, correct. An age reveal. Ilang taon na daw si Manong Chavit? 41. 41? Hindi yung kapanganakan mo, ha? 41 pa rin. 41 pa rin. 41. Okay. O, sige. Kasi nandito kami sa teritoryo mo. Tanong mo sa akin bukas, 41 pa rin. Next year, 41 pa rin. Maganda yan. Magaya nga ito. Magaya nga ito. Tumigil na lang sa 41. Very good. Saka din ako nagbe-birthday. Tumatakbo ako pag-birthday. Lumilipad ako sa Japan, US. Manong may Google na. Malalaman kung kailan ang birthday. Nalalaman nga, pero wala na ako. Pero wala ka dito? Maganda yun, maganda yun. Okay. May pinaretoke ka na ba sa mukha mo? Wala pa. Totoo nga. Inantay ko nga yung kinakatakutan ko pag nagpretoke. Pero hindi siguro dahil nakikita ko yung nagpapretoke, hindi na magalaw eh. Correct. Masaya, malungkot, ganyan na, no? Masaya, malungkot, ganyan yes. Na mukha. Yes. Hindi mo maaboy dyan, talagang tatanda tayo lahat. Correct. Eh bakit nga hindi ka tumatanda? What's your secret? Sabi nila sa babae, pero hindi naman totoo yun. Wala naman akong ba. Ikaw na nagsabi. Hindi. Nahuli ka din sa sarili mong bibig. Baka di totoo yung ako. Mahaba na ilong nung isa dito. Since kilala ka bilang hindi kasi generous ka, Manong. Kaya syempre, tingin sa'yo ng tao, makita pa yung paraiso mo dito. Mayaman ka talaga, no? Alamin natin, magkano ang suot mo ngayon? Tinatatanong lang ito ng writer ko, wala akong kinalaman dito ha. Magkano daw ang suot mo ngayon pag samasamahin natin? Hindi ko alam. Kasama alahas, ito ha? Sapatos, bigay lang ni Eddie. Okay. Eddie, tanto ko. Okay. Hermes, pero bigay lang. Hermes! Pwede isan layan. Pwede. Tapos? Pero bigay lang. Okay. At ang mga, ano ang luho mo sa katawan? Wala. Hindi na nga ako nag-aalahas eh. Eh, yung director, nagsagot siya alahas, sabi kaya nagkungalampot pa ako ng alahas. okay naman yun. Magkano laman ang wallet mo ngayon din? Wala akong wallet, rubber band. Rubber band palagi. Pero hindi ako umalis ng bahay, hindi 50,000, 100,000. Ay, ganun. 50,000 or more. Ay, ang kapal. Wala siyang barya. Hindi na kailangan ng wallet. Goma. Goma lang, lastiko. Bakit si Jake ganun din? Gumagaya na raw. Gumagaya ka. Gumagaya ka. Ikaw, ewan ko kung makakasunod. Oo, di ba? Okay. Ilan ang eroplano mo? Ang nabili ko, 13. Ang layo ng 3 ang sa 13? Ang nabili ko, 13. 13. Bakit ang dami? Hindi, nagiging luma rin yung may iba. Kaya, bumibili ako minsan dalawa para ayaw ko magantay pag may check-up yung isa. So, dalawa. Correct. Tapos isa lang binili ko na malaki, yung 180-seater ng Miss Universe. Boeing 737. Wow! Kailan mo ginagamit yung Boeing 737? Hindi na nga minsan lang eh. Ay, libre kami. Miss Universe. Libre kaming lahat. Magpunta ng Europa. Madali lang yon. Fighter jet. Nakita ko na meron ka ng parang nilalaan na espasyo sa hangar mo. Para saan yung mga fighter jet? Dalawang fighter jet, idudurate ko sa Philippine government.
matagal na yon, matagal lang duration na, matagal pang papers. So why are you spending so much for government? Dahil kikita rin ako pag nagpunta rito yung mga other countries. Ah, negosyo rin. Taka automatic na nag-rapos na sila lahat sa akin to put up an MRO to in the Philippines. It will serve the Asian countries and Eastern Europe. So ang laking industriya, katulong na naman sa ekonomiya natin yun. Mm. Technology nila, lahat yung mga machine, lahat. So, may gagastos mga kasosyo ko. So, maganda para sa atin. Correct. Parang everybody happy. Everybody happy, yes. Oo. Ano ang sikreto para umaman? Sharing. No way. Sharing. Paano ka mag-share? You don't have to be greedy. Ganun. Yung mga iba kasi, akin to, hindi. Kailangan sharing. Tatagal ka kung sharing. Mas marami. Okay. The more you give, the more you receive. At kumain kami sa Korean restaurant. At hinarana kami. Talaga naman, hinarana kami. At hindi lang konti ang pinamigay niya. Wow, lumabas na naman ang lastiko. Oo. Mahirap ba ang maraming anak? Kung well-provided din naman, mahirap kung wala kang support. Oo, syempre. No? Masaya rin ang marami. Masaya. Hindi masakit sa ulo. Hindi naman. Pinupuntahan kasi nila ako, dinadalaw. Oo. Wala namang problematic? Wala naman pa. Wow. Eh, lahat yata takot sa'yo. May favorites? Wala akong favorite. Pare-pareho trato ko sa kanila. Ayoko yung may nagsiselos. Okay. What is the secret to a long life? Happiness. Uy, ano nagpapaligaya sa'yo? Lahat. No, totoo nga, yung pinaka nagpapaligaya sa'yo. Yung suspect mo, yung sinasabi mo. Ayoko nang ulitin. Hindi ko sasabihin. Bawal. Okay. Gaano ka-generous si Manong Magmahal? Ano ang pinakamahal na iniregalo mo sa isang tao? Mahal magmahal. Para sa'yo. Ang dami mong ibibigay. Talagang wala kang natatandaan. Lahat sila may bahay at lupa. Lahat, eventually. Yung mga kaya na nila, may bahay lahat. Ano ang favorite song mo? Favorite? Favorite song. To all the girls I've loved before. Sample naman, Julio Iglesias. To all the girls I've loved before? Yes. Okay. One line. To all the girls I've loved before. Aba, may tono. Ihanda na ang banda. Mamaya. Ayoko na pag-usapan ng girls. Ilan na lang ang anak mo? Dalawa. Dalawa lang. Dalawang dosena. Dalawang dosena. Ay, palakpakan naman sa sagot na. Witi. Napakaganda ng lugar mo dito sa Narvacan. Super. Bakit ito ang pinili mong lugar? Dahil naging mayor ako noon, yun ang pangako ko sa kanila. Kasi maliit ang bahay na bili ko noon, maliit. Sa akala nanluloko lang ako. Dinagtayo ako malaki. So nakita nila hindi ako nanluloko. Saka okay. Mabilis nila yung ito, nung lockdown. So, natapos nila ito 7.5 months. Tapos. Wow. Lockdown din yung mga tao eh. Oo nga. Dito lang sila natutulog. Dito lang sila natutulog lahat. So kailangan nila mag-work. Yes. Nababantayan. Sino ang nag-design? Pinakopya ko lang mga nasa magazine. Kaya binantayan ko. Everyday dito ako. Tapos balik ako ng hapon. Wow. 7.5 months natapos to. Okay. So lumabas yung pagka-arkitekto mo ha? Kahit hindi natapos sa architecture. Maraming bakbak. Bakbak at ulit at bakbak at ulit. Merong eroplano na nag-crash landing doon sa isang villa. Merong parang barko. Napakagaganda ng mga kwarto. Beautiful by the sea. Wow. I think one of your passions talaga ay bahay, no? Yes. Dahil napag-aralan ko rin ang architecture. Pag-aralan ko yung traffic. Marunong din umuha ng perspective. Correct.
Ano pang hindi natapos dito? Yung garden na lang? Wala naman. Yung garden na lang siguro para pagagantayin na yung garden. Oo. Pero every day, no, not every day, every Sunday po ng tao dito nagpipising. Kasi ano ito eh, yung sanctuary, fish sanctuary. Oh, marami isda. Wow, wow. Tsaka magandang dive spot. Kailangan meron tayong dive club. Yes. Nagda-diving ako eh. Oh. Kukunan natin yung ilalim ng tubig niya. Maganda. Magandang maganda. I'll show you pictures. Ang dami na discovery dyan sa loob. Really? Magaganda lahat. And who knew meron niya sa Narvacan? Mm. Hindi ba? Nagulat ka ako nung pinakita sa akin eh. Bumili ako yung gawa ng oxygen. Tapos diyan sila nagpapalagay yung mga divers. Pinakita sa akin ng mga picture, dami lang na-discover. Wow! So yung mga iba, nilagyan ko na ng marka para madaling puntahan. It's just amazing. Pero sabi nga, super blessed ka, no, Manong? Pero hindi ka talaga nakakalimot dun sa kabataan mong nagbebenta ka ng mani. Tapos yung kita mo, dahil anak mayaman ka naman noon, pinamimigay mo rin sa mga barkada mong mga yagit. Tawag mo yagit. Hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin yon. What is your favorite charity? Yung maraming charity kasi, gusto nila, ibigay mo sa kanila sila, ako. Pero kung alam ko na maganda, binibigay ko agad. Millions binibigay ko. Pero mas gusto ko yung nakikita ko yung tao na masaya para makita ko masaya. Masaya na rin ako. Naku, kasama kita sa Bacolod, ha? Yeah, no problem. Nakita ko yun, ha? Nakita ko yun. Yung project ni First Lady. Yes. Right then and there. Wow! Ang daming milyon-milyones ang binigay niya sa mga bata na nire-rescue and nire-rehabilitate nila, right? Pero maliban pa yun sa bumabaril ka ng pera. Bumabaril ka ng pera para masaya lang ang tao. Yes. Ayun. May okasyon, like birthday, yun. Right. Tumantua yung mga tao. Tumantua na rin ako. Oo nga. Magastos lang. Magastos. Pero happy. Oo. Okay lang yun. Kita okay nyo naman, narito na kami, oh. All expenses paid. Pero this is just some of the passions of Manong Chavit. Pero kailangan makita nyo pa rin yung iba pa niyang mga passion. Yes, si Manong Chavit Singson ang taong hindi nawawalan ng project. May mga project siyang charity para sa mga nangangailangan, yung kanyang walang katapusang pagpapagawa ng kanyang mga tahanan, at itong Baluarte, isa pang project niya, property development, para sa mga animal lovers and nature lovers tulad namin. Manong! Okay, andito na tayo. Ang gaganda nila. Yeah. Ilan ang giraffe mo rito? Dumating 27. Oh. Tapos may mga namatay din. Pero about to breed na sila ngayon dahil magsi-6 years na eh. Bakit sila namamatay? Kasi? Hindi marunong yung nag-alaga noon eh. Walang experience. Oo. So tinawagan namin yung South Africa. Sinabi niya, we have to deworm them from time to time. Ah, okay. So kailangan may ganun. Okay na. So ito talagang mga hayop. Ilan ang hayop dito sa Baluarte? Marami. Iba-ibang klase. May lion, leopard, tiger, giraffe. Okay. Maraming klase. Ang tawag nila doon, antelope. Different kinds of antelope. So yun ang family ng deer. At meron pang meron pang ostrich. 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 Iba-ibang klaseng usa. Parrot. Parrot. Ganun, ano? So yung property development na ito na Baluarte, gaano kalawak ito? Wow, 100 hectares. Wow, 100 hectares? Mm-hmm. And may mga hotel, may mga restaurant. Oh, yes. Oo. Open to the public. Open to the public. Libre nga. For 25 years, libre. Ngayon lang sila nag-charge ng 50 pesos. Wow. For the increase of the employees. Oo. Dati nag-aabono. Magkano lang sinacharge mo? 50 pesos. 50 pesos? For 25 years, wala. Wow! So, nag-aabono ako ng 2 million buwan-buwan noon.
Wow. Pero ngayon, hindi na. So talagang ano, naku, talaga nakikipag-agawan itong isa. Oh, oh, ayan, oh. So ito oh, ay passion mo talaga. Yes, mag-alaga. Mahilig ka talaga sa mga sa mga hayop. Animals. Pero mahilig ka rin talaga sa property development. Maliban dito sa Baluarte. Oo. Paraiso ng nature and pet and animal lovers. Ano pa ang dinidevelop mo? Marami. Walang katapusan na construction dito sa ibang lugar, mga ibang properties ko. Oo. Pag nakakita ko sa lugar, bahay na naman doon. Hindi ba meron kang ano? Meron, hindi ba may pinakita ka sa amin dati, Manong, na yung parang hotel, yung malaking-malaking building na Ayun, Golden Tower. Kasosyo. Yes. Yes. Nandiyan pa. Oo. Nandiyan, ayun, kita pa nga dito. Eh. Oo. Ah, so doon siya gagawin? Kasama kasi, lahat yan. Ikaw ang taong hindi nawawala ng project. Bakit? Para kung may sakit na, kung wala akong ginagawa. Totoo ba? Oh, parang nakasanayan na. Sa totoo lang, pagod na pagod kaming lahat kahapon, pero ang aga pa rin gumising ni Manong. Oo. Anong oras ka nagigising sa umaga? Ah, nagigising ako alas 6, alas 5. Baski napuyat ako, automatic yan. Bata pa ako, ganun na ako. Nagigising ako umaga palagi. Oo. Ilan ang negosyo mo? Ah, marami. Iba-iba. Hindi mo na mabilang? Hindi mo na mabilang. Nasa computer, mahigit 100 na. Almost lahat, nandyan na eh. Kasi may construction, merong airline, ano pa? Marami, yung manufacturing. Manufacturing, ang dami. Ng mga armament, yung nabili ko kasi sa Korea yung Vogo. It's a big company. Oh. Itatayo sila ng mga barko, speedboat, submarine. Binili ko the whole company. Pati submarine? Yes, mag-produce naman kami ng aeroplano ngayon. Technology coming from Russia. Wow. Tawag nila wing in ground. Oh. Mababalipad para sa mga island natin. Ah. So, passenger as well as the military. I see. Okay. Wing on ground. Okay. In ground. Meron ka ring restaurant ngayon. Ah, meron. Yung ano ba yun? Yung Korean BBQ. BBQ. Oh, Korean BBQ na sikat-sikat sa Korea. Yes. Ano yun, Manong? Basta't makikita mo na mukhang, oh, maganda to para sa Pilipinas. Meron naman tayo puhunan, papasukin mo talaga. Yes. Pag nakita ko maganda, pinapasok ko na. So, kami ay sobrang natutuwa, Manong, na pinapasok mo kami, hindi lang dito sa paraiso mo. Nga! Baka mahampas ako nito. Kundi pinapasok mo kami sa talambuhay mo. Yeah. Right? Masaya rin ako at nakapasyal kayo rito. Para may pamanita rin sa mga ating kababayan. Oo, napumunta kayo dito. Ang gaganda ng mga kwarto, ang sarap ng pagkain. And saan ka naman makakakita ng ganito? Talagang open safari na katutuan ng buong pamilya. Yes. So, sa lahat ng iyong inambag, Manong Chavit, sa bayan, at para sa Pilipino, maraming salamat. Maraming salamat din. At mula sa Corina Interviews, we are honored. Thank you very much. Thank you. Oh, pakis naman. Ayan. Salamat po. Palakpakan nyo naman si Mano. Ang laki ng ginasto sa atin. Kaligayahan ko lang gumastos. Kaligayahan ko lang mag-entertain. Kaligayahan daw niyang gumastos. Okay? Parang gusto ko siyang maging BFF. Okay, kami na lang ang mag-uusap. Bye! Bye!